5, 4, 3, 2, 1. Good day po sa inyong lahat mga bugs. At ngayong araw po ay bumalik na naman po yung sakit itong ating motor na Honda Beat na nawawalan po ng hatak kapag ka nasa mataas na RPM mga bugs. At ito po ngayong araw mismo ay ituturo ko sa inyo kung ano yung magandang remedyo pagka inabutan kayo sa daan mga bugs. Kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na po and click the notification bell for more upcoming videos mga bugs. Paparinig ko lang po muna sa inyo mga bugs yung pagbaba ng kanyang RPM kapag ka po binibigyan natin o ginagamitan na natin ang silinyador. At ito po yun mga bugs. Ang possible na mga dahilan niyan mga bugs ay unang-una yung kanyang air filter kasi possible na madumi na pero nakapagpalit na tayo ng ating air filter kaya tingin ko hindi yan yung dahilan mga bugs. At yung kanyang fuel filter mga bugs ay bagong palit na rin yun kaya tingin ko hindi rin yun yung dahilan kung bakit nawawala ng hatak itong ating motor. At nagpalinis na rin tayo ng ating TPS o ating throttle body positioning sensor at saka yung injector. So hindi ko talaga sure kung ano talaga ang dahilan na ito kung ba't nagkakaganito yung ating motor. Tapos yung ating pipe na stock ay atin ang ibinalik at yung ating MTA tracing pipe ay atin na munang dinabi yun mga bugs. At syempre ngayong araw dahil sa ating mga knowledge naman na kahit papaano na magandang remedyo kapag ka naulit ito sa atin mga bugs, ituturo ko po at isishare po sa inyo mga bugs para nang sa gayon patuloy pa rin po kayo na makapagbiyahe at makarating sa inyong pupuntahan mga bugs. Kasi delikado po yun mga bugs kung halimbawa nasa biyahe kayo tapos bigla kayo mawawala ng hatak, lalo na kung mabibilis pa yung mga nasa likuran. Kaya delikado rin kung magbibiglang preno sila at magdadamay din yung mga nasa sa likuran. Ito pong hinahawakan ko mga bugs, yan po yung tinatawag na EOT sensor. So yan po yung ating tatanggalin para nang sagayon po hindi na biglang bababa yung RPM ng ating motor habang nasa biyahe tayo mga bugs. Madali lang po yung tanggalin mga bugs at ipapakita ko po sa inyo. So yung socket po na yan, meron lang po yung pinipindot dyan sa may gilid. Yan pong nakikita nyo po, yan po nasa bungad lang. Pipindutin nyo lang po yan at hihilahin nyo lang po palabas. So napakadali lang po mga bugs, ayan po. So gamit lang po yung kamay, ayan. At wala na po kayong ibang tools na gagamitin dyan mga bugs. At ito pong socket na yan, yan po, ay pwede nyo po yan na isabit dun sa itaas gamit po ang cable tie. Para nang sa gayon, masecure po siya. At ingatan po nyo o iwasan nyo po na mababasa yan mga bugs. So yan po yung remedyo na magandang gawin po habang nasa biyahe mga bugs. Para nang sa gayon, tuloy-tuloy po pa rin po kayong makapagbiyahe. At syempre, mayroon po yan na makikita po kayo sa dashcam. Pa-flash na check engine mga bugs. Sa kadahilanan po na tinanggal po natin yung EOT sensor mga bugs. At meron po yan na 7 na pag-flash. Ayan po. So mabibilang nyo po yan mga bugs. Kahit po mangyari po yan mga bugs, eh okay lang po kasi alam nyo naman po kung ano pong dahilan kung bakit nangyayari yan mga bugs. Sana po kahit pa paano ay nakatulong po sa inyo itong ating video mga bugs. At nasa gayon po ay patuloy pa rin po kayo mga pagbiyahe kapag ka po inabutan kayo sa daan ng pagbaba ng RPA mga bugs. Hanggang dito na lang po muna mga kabugs TV. At kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At muli, ito po si Bugs TV. Sa inyong lahat, salamat po.